Kahit sa anong angulo raw tingnan, irregular umano ang daang milyong pisong halaga ng advertisement na inilagay ni dating Tourism Secretary Wanda Deo sa PDB4 kung saan private contractor si Ben Tulfo. Ayon mismo yan sa kanilang kapatid na si Ramon Tulfo. Sa kanyang column sa Philippine Daily Inquirer, sinabi ng panganay sa magkakapatid na may conflict of interest umano sa kampo ni Deo. Kaya hinimok niya ang Malacanang at iba pang ahensya na imbestigahan sina Ben Tulfo at Wanda Deo. Gayun din ang iba pang opisyal ng PTB4 na nakipagsabuatan umano kay Ben. Lahat daw sila kailangan maparusahan kung mapatutunayan nagkasala. Kahit pa makasuhan daw sina Ben at Wanda ng plunder na walang piyansa. Nitong Abril, sinabi na ng Malacanang na iimbestigahan nila ang ad deal. Sa inilabas sa 2017 audit report ng COA, posible raw na may conflict of interest at paglabag si Deo sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na maglagay ng ad placement ang DOT sa programang Kilos Pronto na prinoduce ng kanyang kapatid. 120 million pesos ang halaga ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng PTV Network at DOT noong 2017. Halos 89.9 million pesos o 75% ang halaga ng kontrata ibinayad daw sa programang Kilos Pronto ng Bitag Media Unlimited Incorporated ni Ben Tulfo. Nag-resign si Deo matapos questionin ng COA ang kontrata. Pero nanindigan siyang walang conflict of interest sa transaksyon. Hunyo, nag-issue ng notice of disallowance ng COA, ibig sabihin dapat isauli ang perang ginamit dito. Nitong nakaraang linggo, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na inaasahan nilang may babalik ang 60 million pesos mula sa kinikwestiyong deal. Gusto ba ng Pangulo, sir, na ibalik na yung pera from the Tulfo Brothers show? Well, sila naman ang nagsabi na ibabalik nila. So Malacanang is waiting for it to happen. Well, they said it and we expect them to comply with what they said. Tinawagan daw ni Ramon Tulfo si Roque kasunod nito. Gayet niya hindi tamang idawit sa issue ang mga inosente raw nilang kapatid. Sinusubukan pa ng GMA News na kunan ng sagot ang Malacanang kaugnay nito. Bumelta naman ang kampo ni Deo, malinis daw ang kanyang konsensya. Nanindigan siyang dumaan sa maayos na procedure ang transaksyon ng Department of Tourism. God bless na lamang daw kay Ramon Tulfo at sa kanyang mga kritiko. Joseph Morong, GMA News.